si ano pangalan no? Si Ilago. Akala mo nasa rally? Pati kung saan, anong topic niya, bakit ba itong mga congressman na ito medyo ano, no? Wala sa hulog. Lalo na basta makabayan, black wala talaga sa hulog. Rudy Bunagan, present boss, Daily City, Banat Boys, salamat sa $5. Bakit itong mga makabayan, black? Ano yun lang talaga makikita kong comment, no? Ang comment ko lang sa kanila, pag nagsasalita sila, parang lagi silang nasa rally. Parang ano sila, robot. Na parang automatic na ang ang kabataan ng ano ang ganap ganyan para silang nangangampanya pa rin. Pare-pareho sila eh, si Sarate, si Ilago, pag sila nagsalita sila. Parang nag ano parang para silang nag ano nag-graduate sa salugpungan. Ha? Parang graduate sila na isa lang ang tutor nila. Parang si ano lang ang tutor nila, si Manyakol. Sinala niyo si Manyakol na nandun sa Netherlands. Oy, Weng, mangampo, salamat sa 10,000 won! Oh, ha? Dinadaig kayo ng mga Koreano. Galing sa Korea yan. Grabe yung mga sinabi ni Ilago, no? Hindi ko talaga... Alam mo, pag naging jowa mo yun si Ilago, masisira ang ulo mo. Kasi siguro every time na lang, ha? Every time, kunwari. Ha? Han, pakuha naman ng ano diyan ng pagkain diyan sa kitchen. Ayan na si Ilago, sasagot si Ilago. Ang pagkain ay para sa kabataan. Na ito ay kailangan ipaglaban natin. Ha, kailangan ng pagkain na ito ay maibigay sa bawat isang Pilipino. Baka ganun na lang lagi ang sagot niya. Hoy Roy Yapana, salamat sa $5. Good morning from Daily City. Paano kunwari, jowa, asawa mo na to si Ilago? Eh, gusto mong maligo, eh, gusto mo siyang isama. Han, ligo na tayo. Sagot siya. Ang tubig ay para sa kabuhayan ng ating mga bansang Kapilipinuhan. Para sa kabataan ay maglinis ng kanilang mga katawan. Para ito sa ano? At ipaglaban natin ang tubig na maging mababa para ito magamit ng mamamayan. Mga ganong-ganon. Grabe siguro si Ilago pag naging jowa mo yun, ano? Lahat na lang parang nakikipagtalo. Parang lahat na lang may problema sa buhay. Kawawa naman ang jowa nito. Jerlaine, salamat sa 5 Australian. Di ba, hindi ko talaga ma-imagine eh. Ha? Ang haba-haba. Mula kanina nakatutok ako dyan. Pinanunood ko, grabe. Makikita mo talaga yung may utak na congressman. At saka yung dumidila lang sa puwet ni Katigbak. At saka dumidila lang dito sa ABS-CBN na alam mong may political career na pinoprotektahan. Kitang-kita mo talaga eh. Walang logic eh. Isa na nga halimbawa dito oh. Sabi ni ano, pangalan nito si Portun. Sabi niya ginamit niya pa lahat. Oh, ang mga ahensya ng gobyerno ay nagsasabing walang nilabag na bata sa mga ang ABS-CBN. Kasama dito, ganito, ganito, ganito. Maging ang dole, sinabing ganyan. Ang tanga-tanga ni kuya. Sabi ko, hindi ka ba na nagbabasa? Hindi ka man lang mag-research? Ano, dami-dami yung budget dyan? Wala man lang kayong research officer? Kakasabi lang ng dole, mislead ng ABS-CBN ang house. Yan ang term. Mislead. Sandali, inano ko yun eh. Tinweet ko yun. Wait lang. Wait a minute, ha? Tinweet ko siya. Basahin ko lang ha, sa inyo. Wait ha, wait ha. Ito sabi ko, oh. Gagamitin ko yung exact word, ha? Para naman ano. Oh. ABS-CBN misrepresent its position to deceive the members of the HOR. Yung house. Yan ang sabi ng dole. Pero ang sabi ng... Sabi ng ano, ng ano bang hinayupak to? Sinabi dito ni Fortune. Kesa wala daw sabit sa dole. Yan ang tinatawag mo na tao na sarado na talaga ang tenga. Bulag-bulaga na lang. Bingi-bingihan na lang. Okay? Wala na ho talagang plano ito. Buti pa si Congressman Salo! Ha? Congressman Salo. Saludo ako, ha? Tama-tama sa pangalan nyo. Salo. Saludo ako, ha? Gemma SEK30.
di ba, alam mo, si Congressman Salo, nakausap ko yan. Nung pumunta kami dyan sa house, kasama ko sila journalist at iba pang mga empleyado ng dating empleyado ng ABS-CBN na hindi ginawang regular, eh, sinamahan ko sila sa opisina ni Congressman Salo. Kinausap namin, sinabi namin, nung time na yon, makikita mo kay Congressman, ito, honest to, this is my own opinion, ha? Makikita mo noon na si Congressman Salo medyo, sabi ko, nako, yari na. Siya kasi may hawak nung ano eh, nung committee before eh, nung dinidinig yung mga problema sa Dole, basta ganyan-ganyan. Sabi ko, yari ito. Medyo si Congressman Salo, medyo pa ganun pa. Mukhang hindi pa siya ganun convinced na talagang merong paglabag sa batas itong ABS-CBN. Kaya isa yan sa minamanmanan ko nung nag-usap-usap na dyan eh, hearing na ng franchise na ABS-CBN. Tapos diba siya mismo yung nagtanong, nagpalabas na talagang 2,000 lang pala ang empleyado, ganyan-ganyan na didi-deceive. Tapos kanina, eh author pala ito si Congressman Salo, author siya na dapat bigyan ng franchise renewal ang ABS-CBN. Kanina, winidraw niya yung authorship niya. Ibig sabihin, ayoko na, wag nang bigyan niyang ABS-CBN, parang ganun. Hindi na ako magiging author. So palakpakan natin at saluduhan si Congressman Salo. Salut! Saludo po kami, Congressman Salo, ha? Dahil dyan, aalaanin namin ang inyong pangalan, ha? At Ched Ganda, salamat sa $10. Hi from Mississippi. Saludo ko sa'yo, ha? Kasi ano yun eh, maganda yun. Alam mo, mas gugustuhin ko na yung taong alam mong may prinsipyo, tas medyo bumaluktot. Kasi nung una, di ba, may na-announce pa nga, may nagsabi sa akin sa group chat eh, na nung pag-uusap daw ni Congressman Salo, kasama na sila Mike Defensor, ang boto niya, yes to renewal. So sabi ko, oh no, mukha nga sabi ko. Kasi nung talaga nakausap namin siya ng personal, ganun ang timpla ng kanyang salita. Open siya na ayusin ang ABS, ang ano pa nga is ayusin ang ABS-CBN. Pero i-renew natin para may opportunity silang ayusin. Okay sa akin 'yun eh. Sabi ko nga, okay, kahit naman ako eh, kung aayusin ang ABS-CBN ngayon bago bigay franchise, go, ayusin nila. Ang problema hindi nga nila inaayos eh. 'Di ba? Open naman tayo niyan, hindi man tayo yung tulad nila, nakatulad nito ni Fortune, wala nang nakita eh. Talagang kahit fake news pinapakalat na. Tapos, nung kaninang nagsalita si Congressman Salo, sabi ko, saludo ko dito. Panalo ito. Talagang nakinig siya dun sa hearing, sa pagdinig. Hindi siya yung, ah, hindi, kailangan talaga bigyan ng franchise renewal tong ABS-CBN. Alam mo yung ganyang ugali, na, ah, bigyan natin ng franchise renewal to, kahit bahala na. Ah, basta lahat ng ahensya ng gobyerno, sinabi, okay ang ABS-CBN. Kahit nagbigay na ng official statement ng Dole, ah, na sinabi ng Dole, ha? Na dinideceive ng ABS-CBN ang house. Alinaw nun. Tapos si Fortune, hindi, sabi ng Dole, okay ang ABS. Ano to kuya, hindi ka marunong mag-research? Bobohan lang? O talagang ano talagang kulang na lang, dilaan mo yung puwit ng mga boss dyan sa ABS-CBN? Yung totoo, Congressman Fortune. Ha? Salamat Troy Banares sa $3. Ay Sir Bay, nagpadala pa ako kanina sa GCash. Talaga, mamaya check ko po. Salamat po ha. O, yung mga gusto magpadala sa GCash, go. Salamat. Sabihin nyo lang, kung nga gusto ko magpadala sa GCash, ipopost ko yung number. Ha? Ayan, salamat po ha, Miss Lindenman, $10. ABS-CBN will be found in contempt. All they do is keep lying during house hearing. Yun na nga eh. Alam nyo, ito ha, honestly ha. Salamat Miss Linden sa $10. Salamat din po Sir Roma Nakirit, $10. Hello from New York. Palakpakan po kayo. Alam mo kung ako talaga tatanungin mo, sabi ko nga eh, nakikita ko yung frustration kay ano eh, kay Katigbak. Ha? Kay Katigbak, nakikita ko na alam niya yun. Alam niya, sigurado ako nararamdaman niya na may mali eh. Kaya lang, lumabas na kanina eh. Mismo sa kanyang bibig. Me and my parang kasama niya, si Mark Lopez,
eh, wala kaming alam doon sa mga nakaraang problema. Sinalo na lang namin to. Yan din naman ang sinabi ni Pangulong Duterte nung isa sa mga speech niya. Sinabi niya, walang kinalaman itong mga bago. Itong dalawang bago na ito. Yun yun eh, tinutukoy niya eh. Eh siguro doon sa ABS-CBN News, medyo baka feeling ko lang ha. Feeling ko lang to ha. Ito, opinion ko lang. Feeling ko, nadatnan niya na yung mga nasa ABS-CBN News. Hindi niya na mapigilan yung mga pinaggagawa. Feeling ko may ganun dyan eh. Kasi siyempre bago sila eh. 4 years ago lang ata or something. Bago lang silang mga CEO, president, the rest, mga luma na. So paano mo sisitahin yung mga luma? May mga kanya-kanyang thinking na yan, lalo na yung mga makakaliwa dyan. Siyempre may thinking na yan. Pag sinita mo yan, ay may mga ano dyan eh, may mga boss natin. Alam mo yung ganong klaseng pakiramdam? Ramdam ko sa kanya na frustrated din siya na may problema dun sa loob. Kita niya kanina eh, lalo na doon kay Garin. Kasi doon kay Garin ha, ito. Para sa hindi ho nakakaalam doon kay Garin, ako, siyempre, feeling ko sabi talaga na pinaspas yung dengbaksya. Paano sabihin dengbaksya, bakit pinaspas? Diba yung vaccine na yun, eh, hindi pala talaga totally approved. And yet, parang hindi dumaan sa proseso, parang pinabilisan. Para mailabas kagad yung budget kasi di umano daw, eh, dahil mag-e-election na. Okay. Doon medyo convince ako dun sa mga expose tungkol dyan. Sabi ko nga, oo nga, no, bakit ang bilis ng proseso? Tapos nilabas yung dengbaksya. Okay ako doon. Pero, sabit din sa akin yung ginawa ng ABS-CBN kay Garin. Noong una, sabi ko, ay, sabit siya. Kasi, tandaan nyo, medyo early evening, sinabi ni Garin na miniscoat siya. Pero nung nakita ko sa Twitter, kinunik na naman ng mga tolonges na mga reporter ng Twitter yung report na sinabi ni Garin through DZMM interview na humingi siya ng apology dun sa mga dengbaksya parents. Yung pala, eh mahaba pa pala yun yung sinabi niya. Hindi niya sinasabi na humihingi siya dahil nagkamali kami. Hindi ganun eh. Humihingi siya dun sa mga tinamaan lang ng ano dahil sa fear, dahil sa takot na they dulot nung mga baling balita o di umano daw niya. Ako, hindi ako favor doon. Although, in other words, talagang kinat, inisplice para palabasin na humihingi ng tawad si Garin at umaaming nagkamali siya. Medyo sabit sa akin yon. I'll be fair, dilawan si Garin, sabit si Garin, pero I'll be fair on that part. Kasi, talagang kinat siya. Hindi naman siya humingi ng tawad dahil nagkamali siya. Hindi niya pa rin inaamin na nagkamali siya. Mali yun. Pero hindi pa rin. Sabihin, mali yun na hindi siya umaamin na nagkamali siya. Pero talagang kinat ng ABS. Sinadya ng ABS-CBN. Ikat. Bakit ko ngayon, sama parang kinakampihan ko si Garin. Hindi ko kinakampihan si Garin. Kasi ganun din na ginagawa nila kay Presidente Duterte. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ah. Ngayon, ipapakita ko sa inyo isa-isa. Yung mga hindi nabigay na site. Hindi, mga hindi na ibigay na example kung bakit bias ang ABS-CBN. Ito nga, sinulat nga natin yan. Oh, may report tayo. Oo, ha? Tatlo yan, ha? Straight English yan! Oh. Para ipapatunayan kung na talagang gawain ng ABS-CBN mag-cut. Tapos, para dun sa kwento nila, kukunin lang nila yung kapiraso para, ay, mas maganda ito. Nag-sorry na si Garin, ganun. Di ba mali yun? Mamaya, patunayan natin kung ba't mali. Oh, ito na. Pag-usapan na natin. Unang-una sa lahat, ha? First of all, let me read to you yung sinasabing malinaw na binigay na franchise noon. Ito ang sinasabi doon, ha? Babasahin ko lang. Binigay na franchise noon sa ABS-CBN at ito ang parang masasabi nating conditions. Parang ito yung sinasabi dahil sa franchise nung yan, ito. Republic Act number 7966, an act granting the ABS-CBN Broadcasting Corporation a franchise to construct, install, operate, and maintain television and radio broadcast station in the Philippines and for other purposes. Dito tayo sa section 4. Huwag na natin basahin yung 1 and 2 and 3. Sa 4 na lang. Ito kasi yon binigay sa kanilang kautusan. O sabihin na natin, ito yung
kanilang pinaka dapat gawin. Ayan. Responsibility to the public. The grantee shall provide adequate public service time to enable the government through the said broadcast station to reach the population and important public issues. Provide at all times sound and balanced programming. Promote public participation such as in community programming. Assist in the function of public information and education. Conform to the ethics of honest enterprise and not use its station for broadcasting of obscene, indecent language, speech, act, or sin, or for the dissemination of deliberately false information or willful misinterpretation to the detriment of the public interest, or to incite, encourage, or assist in subversive or treasonable act. Ano ito? Wala lang. Gusto ko lang basahin para wag mukhang matalino. Joke. Ito po kasi, ganito yan. Tandaan ninyo, yung franchise o yung frequency. Yan. Sa ere, meron niya mga wire. Zing, zing. Mga ganyan yan. Zing, zing. Yan. Kaya umaabot sa atin yung free TV kasi meron tayong antena. Isipin nyo paano lumalabas doon si Corina Sanchez. Paano lumalabas dyan yung mga artista. Ganyan. Dadaan niyan sa antena, tapos dadaan niyan doon sa RTB, yung frequency. Yan. Itong frequency na ito ay pagmamay-ari na ito ng gobyerno. Okay? Ngayon, gusto mong gumamit, gusto mong dumaan doon just sa frequency na yan, itong ABS-CBN. So sabi ng gobyerno, ito ang inyong responsibilidad kung bibigyan namin kayo ng franchise. Ito yung noon, ito yung dati nilang franchise. Nandyan na nga yung ito. Ang pinaka-importante lang dyan, okay? Aside do sa mag-promote ka ng balanced programming, promote public participation, education, information, okay? Hindi ka mag-i-incite o mag-i-encourage, okay? Or assist in subversive or treasonable act. Ang linaw nun. Sabihin, hindi ka dapat bias. Binibigyan ka ng gobyerno ng responsibilidad. Okay? Natutulong ka sa bansa mo. Tutulong ka sa gobyerno mo. Ha? Hindi ka magkakaroon ng any problem. Ganon. Ganon ang malinaw na binibigay sa kanila. Kaya sila binigyan. O sige, papayagan na namin kayong dumaan sa frequency para lahat ng tao makakapanood na, ng landian ng mga bakla. Ganon. So, pwede na. Pero importante, merong ang responsibilidad. Ito yon, Section 4. Yan yung sinasabi ngayon ng mga congressman natin na hindi naman sinunod ng ABS-CBN, ha? Bakit? Ito, patutunayan natin isa-isa. Sandali lang. Salamat muna kay Daryl. 20 Canadian dollars. Palakpakan. Ito na nga yun. Isa-isa. Ang nangyari kanina sa kanilang pagdinig, ha? Marami doon ang pumalag na congressman. Bakit? Sabi nila isa-isa, kami nga eh, biktima rin kami. Kami mismo, biktima ng hindi nyo patas na pagbabalita, hindi fair, hindi inihingi ang aming panig, nilalabas nyo. Diba? Halimbawa, yung kay Marcoleta. Ang usapan nila doon, sige, mag-news tayo. Pero, invite ka na rin ng mga ano mo, ng mga media friends mo para hindi naman na maging exclusive lang sa'yo. Tapos, alam nyo kung ano ginawa ng reporter nila na nagmamagaling na abogado? Nilabas without, okay, without hearing Marcoleta. Okay? Pinakita ni Marcoleta yung text nila dalawa nung media na yon at siya kay Katigbak. Na hindi alam ng news na ganun pala yung ginawa. Keso pinagtatanggol niya pa. Keso parang ina-awardan pa niya, parang ino-honor niya pa yung, ay magaling yung aming reporter na yun. Eh ito na nga, ang linaw, may usapan sila na mag-uusap bago ilabas yung news. Kasi diba, yun naman ang importante.
walang problema kung magbigay ka ng opinion mo as long as narinig mo yung dalawang panig. Yan ang responsibilidad ng media.